Hi guys! Good morning again! Dito na naman po ang iyong mom, Shilai. So, may nakita akong topic regarding to sa mga chismosa. Yung mga chismosa na walang pakundangan daw, pwede na daw idemanda. Sabi ni attorney, sino ba tong attorney na to? Si attorney Persida Acosta. Ayon sa kanya, yung mga malicious, multang walang spread fake and malicious rumors can land you to jail and civil damage. Kung sakali na ganito, yung mga chismosang, kunyari yung mga nagpapakalat talaga ng bonggang-bonggang sama na ikakasira ng iyong dignidad, tama lang na ikulong, di ba? Kasi lalo na kung may naapektuhang mga bata, di ba? Sabi niya dito, "True, we are living in a democratic country and has a freedom of speech. Is that not mean that you can stain the reputation of the fellow men or co-workers? It is just right to respect the lives of the people around you." Tama nga naman. Kailangan mong irespeto ang dignidad ng bawat isa. Lalo na kung yung mga sinasabi mo hindi tama. Siguro pag tama, pwede. Pwede, di ba? Chismosa ka lang talaga pag ganun. Pero pag yung ang dami ng dagdag sa sinasabi mo, kunyari, ay ito si ano, nabuntis niya ganito ganyan, di ba? Tapos hindi naman pala totoo, tapos nag-away pa yung mag-asawa, naghiwalay dahil dun sa mga sinasabi mo, yung mga ganun. Sabi niya dito, according to Dr. Persida V. Rueda Acosta, a person who spread malicious rumors against other people can face legal accusances. Upang mabigyan ng bayad pinsala ang taong biktima ng mapanirang sabi-sabi, maaaring magamit ng masabi ng biktima ang provision ng Civil Code of the Philippines upang makapagsampa ng kasong damage laban sa taong nagkakalat ng pamanirang chismis, say the attorney. Tunay na nakakasira sa maayos na samahan ang pagkakalat ng chismis sa pamayanan. Lalo na yung mga ano, pinag-aaway niya yung dalawang tao. Diba? Yung kunyari pinag-aaway niya yung mga tao para lang paniwalaan siya. Nangyari na sa akin to eh. Tunay na nakakasira sa maayos na samahan. Nararapat na ang lahat ng tao ay malaman na mahalagang katahimikan ng individual at marapat mabigyan ito ng respeto. She added, "These malicious rumors and inflicted damage to the victim. Because of this, there are certain laws that protect the lives of the right of every Filipino. Even thought, even against their people spread degrading and malicious content. Act 26, every person shall respect the dignity, personality, privacy, and peace of mind of his neighbors and other persons. The following can similar acts, though they may not constitute a criminal offense, shall produce a cause of action for damage prevention and other relief." Yun. Sa akin, nangyari to last year. Nagsasabi sila, hindi ko nalang pinansin kasi parang batang ano na lang, batang away, di ba? Pag ngayon ko nalalaman na pag tumatanda ka na pala, hindi ka na papatol basta-basta sa mga sabi-sabi. Minsan na lang, pero minsan kailangan talagang patulan kasi para manahimik, di ba? Kaso lang, ang hirap pumatol sa taong malayo sa'yo. Na puro chat lang, puro post lang, walang ano yun, walang kagana-gana. Mas maganda yung harapan nung sasabihin para makita mo yung facial reaction ng bawat tao. Kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo, di ba? Kaya pag na-uwi ako ng Pilipinas, sa try ko silang i-reach out eh. Yun. "In these malicious rumors and publicize, this victim can file a criminal case against the offender
under the provision of Act 357 and 358 of the Revised Penal Code. Sa libel, kinakailangang patunayan ng biktima na mailathala ang nasabing paninira. Ang libel ay binigyang kahulugan bilang public and malicious imputation of a crime or of a vice or defect, real or imaginary, or any act, omission, condition, station, status, of circumstance tending the cause to dishonor or discredit or contempt of a natural or logical person or the blackened the memory of the one who is dead. Parang ano, katulad nga nung nangyari sa akin. Pag naninira ka, siguraduhin mo dapat na tama. Kasi kung a-action ako nung time na yon, talagang panalo ako. Diba? Pero hindi na pinag-aaksayahan. Minsan, may mga tao talagang hindi na pinag-aaksayahan ng panahon. Pero sa may mga pera, at feeling mo, siniraan ka, at talagang bonggang-bongga yung ano, yung paninira sa'yo. Para sa akin, sasampalin ko na lang ito, sasapakin ko na lang ito, diba? Sipahin mo na lang ito, demanda. Kasi pag dinimanda mo, hindi siya masasaktan, makukulong lang siya. At saka, ang tagal pa ng proseso, pag binanatan mo ito, sandali lang ito, patay na. O kaya, sandali lang ito, may sapak na, diba? At least, kahit na ganun yung sinabi niya sa'yo, na damage mo yung mukha niya, pwede na. Once proven guilty, libel is punishable by frocio, frisson correctional, it is minimum and medium period of a fine range from 200 to 6,000 pesos. Oh, ang liit lang. Aside from that, civil damage must be paid to the victim. Ang liit lang, 6,000 pesos. Tapos ilang araw lang nakulong. Ayoko nang ganoon. Gusto ko, sapaka na lang. Para ano, para malaman mo talaga yung problema mo. Kasi, pag ididimanda mo pa yung tao, tapos 6,000 lang, papapala mo. Ay, apo. Ay, sapakin ko na lang to. Kaya yung mga chismosa dyan, na kung ano yung pinagsasabi, tapos hindi naman nila alam yung totoo. Kasi merong, ano eh, may time na, eto sinabi niya kay ganito, eto sinabi niya kay ganito, sinabi niya kay ganyan. Hanggang sa na, sabi, hanggang umiba na yung kwento, iba na yung tono, iba na yung kwento, so iba na yung nakarating sa kanya. Tapos pag nakarating sa'yo, mas lalong iba na. So, mas magandang gawin dito, alam niyo kung ano, dapat gawin dito, sapakin na lang. Kung sino nagsabi nun, sino punot dulo nun, kung ako, sasapakin ko talaga to. Yung ano, mapagamot mo man siya, hindi na magsusumbong yun sa polis, lalo na pagkasalanan niya. O kaya kung magsumbong man siya katulad ng mga nagsapakan sa kalye, ay, at least damage has been done. Pagamot mo man siya, konti lang, di ba? At least nasaktan mo siya. Naku, ako talaga yun. Pero kung yung mga chismosa na alam nyo na huwag nyo nang padadaanin sa batas at isakakamay nyo yung batas nyo, para sa akin, sa bashers dyan, bahala kayo sa buhay nyo, pero para sa akin, yung mga chismosang yan, dapat, inaano talaga, nilalagyan ng marka sa katawan tsaka sa mukha para magtigil sila, di ba? Ganun lang kasimple, very, very simple. Pero yung pa-post, hindi sila, nung bata ako, kabataan ko, mga 20s ko, nahilig ako sa ganyan. Pag naiirita na ako dun sa kaaway ko, talaga ipopost ko, pero na I imagine and na feel ko na ano pala, hindi pala dapat, hindi naman siya hindi dapat, nakakapagod pala yung mga ganun sistema. So, tinigil ko. At saka ano, nasa akin, pag hindi ko na siya makita o hindi ko na siya ma-reach out, ang masasabi ko lang, karma. Karma is real. Makikita mo yung karma. Kasi sa akin, pag may nagsasabi na, uy ma'am, alam mo ba yung kaaway mo, yung best friend mo, ganito nangyari, ganyan. Talaga, karma. Simple. Karma. Yun ang nakikita mo sa kanya eh, karma. Kung ano yung ginawa niya sa'yo, babalik sa kanya yun. Hindi man ikaw nagbalik sa kanya, pero may ibang taong magbabalik sa kanya ng lahat ng ginawa mo. At marirealize niya
na mali yun. Lalo na yung mga tinulungan mo, tapos chinismis ka pa. Ako, meron akong ganyan. Parati kong sinasabi sa mga magiging tao ko, o kaya sa magiging katrabaho ko, parati kong sinasabi sa kanila na hanggat hindi ka nakakahawak ng 10 milyon o 50 milyon pesos, wag na wag kang manluloko ng tao. Kasi, kung manluloko ka lang sa halagang 20 mil, 50 mil, 100,000, tapos, yung pagod mo andoon, baliwala. Kasi, matutunaw at yung pera mo, tapos kakarmahin ka pa, diba? Ganun din sa mga chismosa, wag na wag ka magsasalita ng hindi mo alam yung buong kwento. Kasi karma is real, 'di ba? Hindi mo alam ko ano talaga dahil sila nakakaalam noon eh. At saka walang taong maniniwala ba kayo na walang tao na intention niya manloko una pa lang. Para sa akin wala. Kasi gusto niya sa una, gusto niya maging maayos, maging successful, maging maganda yung takbo ng trabaho. Sa katagalan, sa hindi inaasahang pagkakataon, may time sila na natutokso sila. Natutokso sila sa pera, na bubuyuhan sila ng mga chismosa, pagkatapos, nag-iiba yung landas nila. Doon, nagkakaroon, pumapasok yung mga panluloko. Hanggang sa hindi na nila mapigilan yung sarili nila, na-realize sila bandang huli, ay, nakapanloko pala ako. Minsan di nila marirealize yun kasi, yung kwento na gawa-gawa ng imaginary story nila, nagiging totoo para sa sarili nila. May tao ko kilalang ganyan, di ba? Di ba, Domay? Si Domay, naalala ko siya talagang, ang galing niya gumawa ng kwento sa isip niya hanggang sa mapapaniwala niya yung sarili niya. Pag napaniwala niya yung sarili niya sa kwento na yon, mababaliktad niya lahat. So, para sa akin, darating din yung karma niya, yung araw niya. Yun lang. Kaya tayo, huwag tayong magchichismis ng iba, huwag tayong gagawa ng mali sa iba kung ayaw nating gawin sa atin to. So, para sa akin, yung mga gumawa sa akin noon na karma na, and pasalamat ako kay Lord kasi binigyan niya ako ng mga good karma this year. As in, pagkapasok ng taon sa akin, kahit may COVID-19, kahit napakahirap, paglabas pa lang ng taon pala ng 2019, yung early yung mga bandang August, September, talagang ang pangit ng buhay ko. Hindi ako makapag-ipon ng bonggang-bongga, tapos nakapag-abroad pa ako. Hanggang sa pumasok si Bear Mans, ang ganda ng takbo ng buhay ko hanggang ngayon. So, I'm so blessed dahil sa mga taong bashers at mga taong naninira sa akin, mga chismosang lubos, dahil sa kanila naging matatag yung buhay ko. So, yung mga chismosa na yan sa paligid natin, gawin nating inspirasyon kasi kung hindi ka nila sisiraan, hindi ka sisikat, at hindi magtatatag yung buhay mo. Huwag din natin, di ba, ang dasapaki na lang natin, di ba? ang ganda ng advice ko, basta, para sa akin, hindi na kailangan i-demanda. Kailangan lang yan, sapak. Sapak na bonggang-bongga. Ayun lang guys, maraming salamat ulit sa inyong pakikinig, sa mga pumapasok ng live ko, sa mga organic family ko. Maraming salamat. At na-appreciate nyo lahat ng mga sinasabi ko. Yung kahapon, mga taga-Europe, thank you very much. Very, very much po. Maraming salamat po sa pagpunta niya sa live ko. Maraming salamat sa pag-appreciate. Buong puso ko po yun. Sana magtagal at saka sana mag-grow and grow and grow. Maraming salamat po. Bye-bye.